isa ka rin ba sa nabudol ng nawawalang piso logic? Okay? So, yung mga batang 90s ay talaga namang napaka-controversial ng istoryang ito dati. Hindi ko alam yung iba. May ikaw. Alam mo ba to? Isa ito sa nagpasakit talaga ng ulo ko nung high school kasi nga sinabi siya sa amin nung isa naming teacher. Hindi ko matandaan kung sino siya pero isa ito doon sa nagpasakit ng ulo ko at talaga nung time na iyon ay hinanapan ko na ng solusyon. At syempre dahil alam ko na yung solusyon dati pa, sayang naman kung di ko masishare. So balikan natin ang istorya ng nawawalang piso. So ikaw ay kasama mo yung dalawang kaibigan mo sa isang department store at nakakita ka ng damit na nagkakahalaga ng 97 pesos. So, syempre, ikaw ay window shopping lamang, kaya wala kang dalang pera, kaya nanghiram ka sa kaibigan mo ng ting si 50 pesos. Ayan. So, ibig sabihin, 50 plus 50, mayroon ka ng 100 pesos. Ngayon, binili mo yung damit. Okay? So, dahil binili mo na yung damit, nagkaroon ka ngayon ng 3 pesos na sukli. Okay? So, dahil may 3 pesos ka na nasukli, gusto mo sanang mas mabawasan yung utang mo, kaya ibinalik mo yung tigpipiso sa kanila. So, sa madaling sabi, nag-minus ka ng 1 dito, kaya ang utang mo na lang dito ay 49 pesos sa dalawa. At natira sa iyo ay piso na lang. Ngayon, sabi ay 49 plus 49 is equal to 98. Okay? Na-plus mo yung 1, kaya ang sagot ay 99. Eh di ba 100 yung inutang mo? Nasaan ngayon daw yung piso? Ang sagot sa logic na iyan ay may papaliwanag gamit ang sign numbers. Okay, nung grade, pang grade 6 ito. Okay, so dahil utang yung 50 pesos, gagawin natin siyang negative. So negative 50. Negative 50. Ito yung representation ng utang. Negative. Next. Meron 97 pesos na bibilin ka. So 100 pesos yung pera na inutang mo. So ima-minus mo iyan, magkakaroon ka ngayon ng sukli na 3 pesos. At dahil sukli yung 3 pesos, positive yan. Okay? Next, nagbigay ka ng tigpipiso rito para mabawasan yung utang mo. So kaya pag pinagsama natin, utang mo plus sukli is equal to negative 49. Yan pa rin yung utang mo. Also, this one, negative 49, kapag pinagsama natin, ang kabuuang utang mo ay 98 pesos. Yung negative, ibig sabihin yan utang. Next, itong positive 3, nag-minus ka ng 2 kasi nga naibalik mo yung 2 pesos dito. Kaya, meron kang piso pa na nasa iyo, na natira sa iyo. That means positive siya. Dito nagkaroon ng pagkakamali. Since magkaiba sila ng sign, hindi natin pwedeng sabihin na 99 pesos. Okay? So, negative 98. At pag pinagsama natin yung utang mo at saka yung pera na natira sa'yo, ang magiging kabuuan niya is negative 97, kung saan yung negative 97 or 97 pesos na lamang ang iyong utang. Kapareho siya noong binili mo na damit na worth 97.